topic natin, tips para lumaki ang dibdib sa natural na paraan. Tuturuan ko kayo ng mga ehersisyo na pwede ninyong gawin. Kasi kapag nag-exercise tayo ng ating dibdib, lumalaki yung pectoralis muscle natin. So gaganda ang ating dibdib. Anong mga damit ang isusuot at anong tindig. Lahat ho yan makakatulong. Simulan na ho natin sa pag-ehersisyo. Ito tinatawag na dumbbell pullover. So kumuha kayo ng dalawang dumbbell, humiga dun sa inyong sahig. Kailangan nakataas yung kamay. So taas, baba, taas, baba. So, sa ganitong exercise, na-exercise yung inyong pectoralis muscle. Ang next naman yung elbow squeeze shoulder press. So hawak nyo rin yung inyong dumbbell, nakaganyan. I-stretch nyo ganyan, tapos pataas. Tapos pabalik. So maganda ito. Stretching na exercises pa. Maganda sa ating pectoralis muscle. Or taas, baba. Pwede rin ho yan. Chest fly. Pwede nyo ipatong ang inyong paa sa isang silya. Tapos, itataas, baba nyo. Taas, baba. So, ito, nandun din kayo, nakahiga sa isang sahig. Ito, tinatawag naman na cobra lat pull down. Kasi, dadapa kayo at parang cobra, gaganyan kayo. So, ganyan. Medyo itataas nyo yung likod nyo. At the same time, gaganda din yung back muscles nyo. Pero, nasusupport itong inyong pectoralis. Ganyan ang gawa. So, medyo itinaas, pero gumaganyan kayo. Parang cobra. Ito naman yung tinatawag na around the world. Kasi yung kamay nyo, parang nag-around the world. Una, dun sa baba, pumunta sa gilid, tapos pataas. So, ito, nandun din kayo sa sahig. Ganyan. So, may dala kayong dumbbell. Maganda din sa muscle sa hinaharap natin. Ito, Y, standing Y position. Nakababa muna yung kamay. At pag itinaas nyo, para kayong letter Y. Ganyan. So, taas-baba lang yan. Taas-baba. Parang letter Y. Hindi naman ho ganun kahirap yung mga nauna. Ito, pwede nyong gawin sa inyong pader. Mas madali ho kesa dun sa nakadapa. So, pwede kayong mag-push up. Ako, ginagawa ko dun sa may banyo. Bubuksan ko yung pinto. Ihahawa ko. Tsaka ako, magpo-push up dun. Mas madali. Medyo inilalabas yung katawan. At the same time, na-open up itong inyong mga muscles sa dibdib. So, exercise na yan, stretching pa. Ito yung cobra pose position para dito sa back muscles at saka dito sa ating hinaharap. So, nakadapa pero itinataas ang katawan. Ito gustong ituro sa inyo ni Doc Willie noon, yung tinatawag na overhead shoulder position. Nakaupo kayo, medyo naka-squat, at nag-i-stretch na ganyan. Laging ginagawa yan, laging tinuturo sa inyo ni Doc Willie. Masarap pong gawin sa umaga yan. Una na po yung exercise, ang pangalawang makakatulong sa atin ay ang pagpili ng tamang bra. So una sa lahat, tamang fit dapat ng bra na isusuot natin. At pwede kayong bumili ng mga padded bras. Ito, may pads para makadagdag sa tambok. At yung push-up bras na pupush niya pataas. So, may underwear ito. So, pili lang kayo ng tamang fit. Magpatulong kayo dun sa binibila ninyong department store. Pwede rin gumamit ng makeup. Yung mga lighter shade ng inyong makeup, ilalagay sa gilid. Tapos yung darker shade, pa V-shape, dun sa gitna. Yung pagtayo natin o yung posture, di ba laging tinuturo nung bata pa tayo sa eskwelahan, stand straight, chest out, stomach in. Kasi kapag tayo ay nakakuyukot o nakakuba, liliit ang ating chest. Unlike pag dumiretso tayo, parang mga sundalo, hindi ba mas magandang tingnan, stomach in, chest out, mas maganda ang tindig. Nakaka-apekto din ang pagpili ng ating damit. So ito ho yung mga tips ko sa pagpili ng inyong mga blouse. Bagay ang mga crew neck kasi mas na-accentuate yung hinaharap natin. Tapos yung mga design dun sa neck, merong mga pleats at saka dun sa shoulder pleats or gathered neck na tawag. Kasi pag masikip dito, mas parang lumaki. Kaya nga po, ito yung example ng blouse na sinuot ko. Meron siyang mga tahi dun sa harapan.
So ito ho yung example. Uso ngayon ang off-shoulder na mga blouses, mas magagamit ninyo. Pag magpapatahe or yung mga nasa offices, yung mga ganito. Yung mga gathered, yung may drapes na tinatawag. Or may pockets dun sa harap ng blouse at may mga pleats at high neckline. May lasso sa harap, blouson top, medyo nakalobo. Itong ruffles, usong-uso rin ngayon kasi liliit dito sa inyong bewang. Pero may ruffles doon, di ba? Ang ganda tignan. May mga frill panels. At pwede kayong magsuot ng necklace. Yan, multiple necklace. Pwede nyo isuot. Tapos may mga design, syempre. Doon sa neck, lagi sinasabi maglagay daw ng design or ruffles doon sa may neck. Or cowl neckline. So yan ho ang mga tips natin. Medyo mas permanent ang magiging epekto nito kesa naman yung mga tablets or creams. Hindi ho permanent yun. Maraming salamat po. Sana masayahan tayo.